Dahil sa nararanasang hebigat na traffic sa Metro Manila, ay minumungkahi na i-adjust ang oras ng operasyon ng malls. Approve kaya ito sa ilang kababayan natin. Live mula sa Quezon City, ngayon ang balita si Bam Alegre. Bam, ang sabi ng mga nakausap mo? Maris, good morning. Oo nga, wala pang Burmans at hindi pa inaasahan yung shopping cramming. Pero may mungkahi na i-adjust na yung mall hours para maibsan ang traffic. Obra naman ba kaya ito sa mga kapuso natin nakausap dito sa Lansangan? Narito ang street, hirit. At sa rush hour, plus kamuning flyover retrofit. Killer combo ng mas bumper to bumper na traffic. Sa mga susunod na linggo o buwan, may ilang infrastructure pa sa EDSA ang sasailalim sa preventive maintenance. Kaya ang isa sa nakikitang solusyon na tatalakayin ng Metro Manila Council ang pag-adjust sa mall hours. Layon daw nitong maging kontra-tempo man lang sa rush hour at makabawas sa volume ng mga sasakyan. Para sa taxi driver na si Alfred Pangilinan, baka wa-epek ito. Wala po epekto, lalo ngayon maraming ginagawang kalsada. Wala na po, kahit anong, kahit gawa ng kalsada, wala rin po. Talagang sobrang traffic po. Ang pasahero na si Kier Gutierrez, di rin masyado bilib. Pwede rin makabawas, pero hindi lang naman daw sa mga mall nagkukumpulan ng mga tao. Kasi madami pa rin facilities aside from mall, yung naka-open. So yung tao, hindi lang basta naka... Though minsan, magiging ano siya, magiging factor siya na mababawasan ng onte. Pero hindi agad-agad mariresolvahan yung traffic. Ang tsuper na si Fernando Meral, naiintindihan ang layunin nito. Hindi sabay-sabay yung lalabas, pwede siguro yan. Ang rider naman na si Ron Zulueta, nakikita ang potential ng hakbang na ito para maibsan ang traffic. Possible, kasi yung rush hour yung iniingatan, di ba? Usually naman ng mga ano, rush hour yung iniiwasan ng tao. So para sa akin, tingin ko, okay naman siya. So Maris, dito sa laban contra traffic, may ilang LGU nga na in-adjust na yung kanilang working hours from 7 a.m. to 4 p.m. So tingnan natin kung talagang uubra ito sa traffic. Ito ang street hirit mula rito sa Quezon City, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.